Sigurado ako magbabaliwan kami dalawa kasi feeling ko baliw ako ngayon eh. Wala ako sa sarili kong katinuan. Nung nag-aanda na ako, nalungkot ako eh. Kasi nung pinag-aanda ko siya, lungkot ng buhay niya eh. Tol, may pinagsamaan tayo dati. Hindi lang to laban ng para sa karangalan. Laban din to para sa kung ano man yung nangyari dati sa atin. Kung ano yung pinagdahanan natin o mga masamang nangyari, para tapos na lang din, para masabi ko na lang din. At saka gusto ko ma-diagnose. Ayusin mo yung sira ng utak ko ngayon, kasi yung sa'yo hindi mo na maayos yan eh. Kaya sana maayos mo yung sa'kin. Huwag ka magpapakamatay, tol. Baka yung konsensya ko eh. Pero kung gagawin mo yan, okay lang din. FlipTop on 12 day 1, pang siyam na laban na natin ngayong araw na to. Nasa Lamaw, bataan tayo. Shoutout sa pagtanggap sa amin dito, solid internet nyo. At syempre, isang malaking shoutout sa lahat ng FCs na bubuo na liga at lahat ng tumulong para sa event na to. Lalo-lalo na syempre palagi sa FlipTop staff, mahal na mahal ko kayo. FlipTop, mag-iay para sa parating natin laban. Sa kanan ko, galing pa Mariveles, Bataan, pero representing Cavite rin. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Sabaw o sumuko, sinong pako ang mundo sa labis na kalungkutan. Di ko akalain na ito'y aabot sa kasukulan, ngunit wala akong magawa. Gustuhin ko mang pumatas, huwag kayong mag-alala. Wala akong planong tumakas, kaya ang kwentong to'y aking sinasarado. Patawarin mo ko, Lando, hindi ko sinasadya to. Gusto ko lang shoutout yung artist ko, Kenji Sam, sa Budget Vintage Hat, kay Jay Rafael at Jess ng Jazz Rap, kay Bison Altrin, tsaka sa ex ko, hi Patricia, I miss you. Shoutouts din, Urban Cali. Shoutouts Urban Cali. At sa kaliwa naman, representing ko logo po sa Bales, para sa inyo, pati na rin parte ng Bataan, mag-iay tayo lahat para kay Akata. Shoutout kay Nigno, kay Insis, Kirmish Troops, Indigo Friends, kay Prolet, at kay Mark. Marami. Pinili, pinag-usapan na nila, pinili na nilang mauna si Akata. Pumayag naman si Poison 13. Pahinga natin unang banat, Ahon 12. Akata. Let's go! Akata!
kita live on screen. That means good morning. This is a wonderful day. So there's another squatting na kailangang halungkatin ng stressful na brain. The name is Poison13. Isang feeling magaling but sa unang tingin you can confirm na hindi siya okay. Kaya kahit ano pang gawin, ako man ay kanyang paglalaitin, still he can't fucking hide that he's in absolute pain. Alam kong nirequest mo ko kay Enigma, kaya agad ko nang nakita ang iyong makulit na intention. Easy chicken skin, ikaw ay squatting na naghahangad ng libreng therapy session. So let's begin. Deciphering pagkataon nito si Ginoong Marco Lacson. Obviously, you're living a life with no meaning. Kaya consciously, binansagan mo iyong sarili bilang isang lason. Since birth, ikay ganap nang ang kawawa. Galit sir, pagkat maraming dinamit na pangangailangan. Iniwan ka ng iyong papa nang di mo man lang alam kanyang ngalan. Sabay, mangmang iyong mama, kaya nasadlak kayo sa kahirapan. But don't get me wrong, Markong Ulila. Pareho lang naman tayong inabandonan ng sarili nating mga dada. Ang kaso, pinagkaiba yung nanay mong disgrasyada, panay landi lang, sabay nanay ko edukada. Kaya yung iyong mga alaala na puna ng pagkaalila habang kami nanatili sa ginhawa. Not a joke, just a fact. Did you just say na arkitekto yung papa? Paano mo naman yung nalaman kung hindi mo nga siya nakilala? Mukhang yung storya pinamana lang sa kanya nang delusyonado niyang mama. Pagkat huli sa yung galaw at mga forma ang isang verifiable na konklusyon na hindi lang basta iyong ama kundi pati na rin iyong ina ang siyang source ng iyo na depresyon. Maybe your bitch mom! Script. Escape from Mariveles Asylum, sabay siya'y nagpaantot sa mga naglalasing na tambay. At yun ang naging naratibo kung paano kanya nabuo bilang nakakadiri niyang panganay. So stop blaming only the cock kung saan ka lumabas and begin getting mad din dun sa vagina ng kusang bumukas sapagkat di ka naman mag-exist if your mom is in her right mind before her pussy get crushed. Eh di sana di mo dinanas maging taong katumbas lamang ay trash. Yung nanay mong kulang-kulang sa adjustment, malaki din ang ambag sa iyong personality fragment. Kaya huwag kang maging biased when it comes to your issues with attachment. Huwag mong isisi na lang lahat sa kung sino yung absent. Title ng iyong kanta, This Is To Papa, puta! Kailangan mo grammar enhancement. Binidis mo ba iyong papa eh pareho lang naman kayong palpak men. You left your family behind kapalit ng kirengking na may dalawang supling without thinking na after all of this shit, ikay iiwanan niya lang din. Ha! Karma's a bitch and you deserve it. Sa sobra mong stupid, you can't distinguish kung ano ang libog sa pag-ibig. At sa sobra mong toxic, you're entitled na iwanang paulit-ulit hanggang masiraan ka ng pag-iisip. So therefore, I conclude that after this feud, this poison will turn into gloom at walang darating na savior. You'll be in a double loop kung saan pagsisisihan mo ang iyong mga nabuong behavior. And you never stop blaming the past while staring at your broken family picture. Now you all know why, but naging moko Jean at mimicry kanyang style. That's identity crisis mga bay, pagkat wala nga siyang matinong father figure. You don't want to be like your dad. Kaso ikay tumanda rin may decision making na sablay. Kaya hindi na ako magtataka kung bukas maalawa, magawa mo nang magpakamatay.
I will fully understand your reason to commit suicide. At di kita babansagang hangal. Mas okay na nga siguro yan kesa iyong matunghayan epekto ng iyong kapalpakan sa mga tao mong mahal! O ano? Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Malamang! Yung babae mong anak, mabuntis na lang agad pagsapit niya ng 13 anyos. And you cannot escape the fact na tulad ng iyong ama, nagawa mo siyang isadla sa pamilyang di mo kaya na maayos. You seek for therapy, right? Now this is free psychoanalysis para sa katulad mong busabos. And remember that this is just a first phase at meron pang dalawang rounds for me to give you more reasons why your life is need na ngang matapos. Good evening. Is this flipped up for real? Am I fucking dreaming? Am I here for a battle? Then who's this stupid looking human being? Seriously, Arik, who's this bobo na sa hapon nag-good morning? What you're doing is extremely boring and so annoying. Huwag mong sabihin, di mo alam, pagkakaiba ng umaga, hapon, gabi at tanghali, offbeat ka na nga mag-rap, offbeat ka pa rin sa pagbati. Pero sige, good morning, Nico. Kung feeling mo, umaga na. Di ko alam, ganito pa lang, maging ikaw mukhang tanga. Pag sinabing poison, gaya-gaya, putumaya ba? O yung dating minaliit nung lumaki, buhaya na! Para sa kaalaman ng lahat, yung round 2 ko kay Lanceta, hindi talaga para sa kanya yon. Kaya Lance, sorry sa'yo. Para talaga yon sa putang inang mata pobre na to! Hindi na nga namin kayo pinatulan. Kami na tong nagpaparaya. Pero pagtapos niyong kawawain, kami pa tong nagpapaawa. Marahil, Nico, maaring di mo alam kung ano ang mga posibleng mangyari dito dahil yung sinabihan mong sardinas lang ang ulam, lamang na sa'yo ng maraming ligo. Kasi kung pag-uusapan natin yung TF mo, meron akong naisip na wordplay. Okay lang na walang views yung video, basta malinaw na 4K. Ganyan ka ba patingin sa iyo ni Arik? At yon ang masakit. Kahit magpalit pangalan pa ulit, mababang halaga pa rin nakapalit. Minaliit niya kaming mga taga Maribeles. Pero kita nyo naman, pag sinabing ka po, di pa rin maire-respeto. Kasi sabi niya kay Masta Fit, yung gumawa ng music videos nyo, yung utak pang grade school, yung brain. Utak. Brain. Eh kung palitan ko kaya yung pangalan mo ng name? Akala ko ba wala nang banusag ako? Eh ba't masyadong corny tol? Sobrang puta nitong Nico dat pangalan mo, Nicole! Si Lance, papalitan ko ng lensi, lalo na't ganitong naiinis ako. Yung Patrick, gawin nating Patricia. Huwag na lang pala, may namimiss ako. Pero tama na ang drama, ito'y aksyon na parang hold up. Mali ka nang tinutukan, estilo ko may halong combat. Wala nang social distancing, hindi lang to pang body contact. Talagang may tama sa ulo itong siniko parang ombak. Itigil mo na ang paglalahad ng kung ano-ano. Sulitin mo na lamang lahat ng to kung ako sa'yo. Suicidal ka na daw, kaya last battle mo na to. Huling butilya na lang tapos lason panakuha mo. Halo para go! Damn! Bawe, bawe! Just one song. Wak! Ha ha! Sino yun? Alam na nga yun. Cut, 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 cut! Yeah! Tuntay sa... Ah, kata-therapy phase 1.
aking nilarawan pinagmulan ng iyong kalungkutan. Now we're in the second phase, man! At ito'y nakalaan sa iyong mga nakakasalamuha at nasaan ka sa kasalukuyan. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga taong nasa paligid at sa kung saan ka nakalugar. Kaya, tell me who your friends, and I'll tell you who you are. 3GS? Third generation supremacy? Battle rap authority, yun ba ang inyong concept? Maging grupo ng may malulungkot na childhood memories na nakadevelop ng inferiority complex. The more, the merrier! Kaya kung sino-sinong baguang tulongges ang tinatarget niyong prospect. Every outing, trauma bonding, mga loser na tanging goal ay mag-dominate sa mga contest. You left Mariveles to join 3GS because you think that fame, money, bitches are here. Then suddenly, nung ikay dumating, panay sunog bag at bagong kaululan lang din nag-appear. Mas pinili mo mga kilalang squatting pagkat di mo naisip na si Gerald M. ay magkakakareer. Now you witness how he's succeeding. Putang ina mo, balik Maribeles ka na ulit. E di, banding na naman kayong muli ng iyong parang JD. Pag yung bayan nyo nasa lanta, picture, picture, sabay po sa FB habang nanlilimos sa madla. Mga nagmamakaawa na lalaki ng ngiti sa pagmumuka habang naliligo sa tubig ng baha. Mga squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadirit, nakakabwisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nagpapakaastig pag-iisip 3GS drip, mga formang baduyang postura. Mga buraot, sagig, panay, pagpapasagip, mga produkto ni Anigma. Tangina, huwag niyo kasi sisihin yung 3GS, bakit mukhang tanga na yung liga? Tangina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Anigma! Tingnan mo nga kanilang ginagawa! Mga influencer na walang alam, nagpapakalat ng kamangmangan. BDS na squatting, mahirap na anti-poor, ano yan? Duality of man. Mga nabubuhay sa di malamang dahilan, ultimo prinsipyo at paninindigan kinalilituhan. Mukhang mga walang balak, tigilan kanilang paggagamitan. Timpinsan, si Jonas, inyong tinabla at iniwan. Mga walang pakialam porket mas bumenta tandem nila ni Lipcram. Tapos nung namatayan, biglang kunwari, kaibigan. Wala ba talaga kayong natutunan sa pagkamatay ni Lil Jan? Speaking of Lil Jan, rest in peace. Pero talagang nakakatawa. Di ba't bago siya lumisan, siya'y tinablan nyo pa. Tapos nung namatay itong mga artista, may paiyak-iyak pa. Akala ko ba mga ganap na siga eh, ba't dun sa pumatay sa inyong tropa, wala kayong nagawa? Ay. Ano? Magkakagrupo lang ba talaga kayo para sa mga bara mag-ambagan? Si J. King hanggang ngayon nasa kulungan, ba't di kayo dun mag-ambagan? Oo nga pala! Boss Sherman fully supports the war on drugs! Kaya para sa kanyang pulpol na political views, si Hoda nang magdusa inyong Brad. Takot ba kayo doon? Pwes ako hindi. Alam ko, may mali ako kay Sherman, pero hindi ko yung nurungan.
Pero para meron pa siyang extra income, pakisabi na lang na doon kami sa URCC magsuntukan. Papaliwanag ko lang sa'yo ah, pero dahil bobo ka, baka hindi mo pa rin maintindihan na ang pagiging squatting ay hindi kawalan ng pera o bahay na matutuloyan. Ito'y tumutukoy sa pagkatao, pag-uugalit, kaisipan. Kaya hindi porket nakabili na kayo ng bahay eh nakatakas na kayo sa nakaraan. Kayo ang mga putang inang dahilan kung bakit yung mga subdivision ay nadudumihan. Ano? Masaya ba na maging kilala? Na sa tuwing malulungkot ka, magpo-post ka sa social media upang manghawa ng iba. Wala ka man lang bang pagsusuri man lang sa epekto ng yung katangahang ginagawa? Sa dami ng sayo, tumitingala, magpapakita ka lang na nanghihina ka. Paano na lang pala yung mga sa'yo'y naniniwala kung bukas makalawa, mabalitaan nilang nagbigti ka na. Wala. Tuloy pa rin ang buhay nila. Isang linggo lang. Yung mga nagmamahal sa'yo, sandali lang iiyak. Pagkatapos ng isang linggo, buong mundo, kakalimutan ka na. Yung mga rapper at fans, magpo-post ng RIP Poison13 para lang makakuha ng likes. Sabay yung mga kagrupo mong squatting, magsasalita lang pag meron ng 500 viewers sa live. Tapos yung nanay mo, makulit. Makakaisip ng malupit na racket. Magdadrama siya sa internet dahil sa kakulangan niya sa budget. Sabay sa yung libing, magpapaikot pa siya ng basket. Sabay online, magpo-post ng GCash number katabi ng iyong casket. Cut, cut, cut! We're done on the second page. Because this subject is completely out of place. Kabog ng heart rate, mistulang heart base, mental state niya, hindi na nga safe. But my devil says to drive him more insane. Because this is what Arik pays. Push poison to kill himself, to end his pain. Alam mo ba, kapag nagpakamatay ka, yung suicide issue, anigmas revenue kasi million views yung mga flip-top videos. Mr. and Mrs. Nakor. Nachop. Mr. and... Ayan, Nachor. Okay. Salamat sa pag-correct. Mr. and Mrs. Nachor. Kung maayos kayong magulang, bakit ubarubal? Okay lang sa inyo na yung anak nyo ganito kakupal. Anong klase kayong magulang? So feeling nyo magpapaapi ako? Kinonsinte ang pangmamaliit, ang pangit ng pagpapalaki sa'yo! Sa labis mong pangmamata, sarap dukuti ng iyong eyeball. Ilang beses nang nirambol itong Nico, di pa rin to naging icon. Iba to sa 3DS, ito yung latest mga idol. Mas maraming magnanais dun sa 13 parang iPhone. Kasi ang iyong pagiging bobo parang logo ng Apple lang sapagkat makikitang nabawasan ng konti, wala namang kumakagat. Kaya palit ng karakter para magbago yung laro. Mas okay nga namang tawagin kang baliw kaysa mabansagang bano. Para maging angat ka rin, pinagsabay mo ang maging tangat praning at ang pag-asa'y dumating dyan sa dating walang dating. Well, congrats sa iyong karir at sa sariling mundo mo. Dahil pagbaliw ka na, mga pantasya mo'y magiging totoo. Biglang nag-iba ang ihip, yan ang di niya akalain. Napapaikot niya yung pan, eh ang dali niya lang daragin. Abaniko, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng... Abaniko, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng baliw ngayong nahipan ka ng hangin. Presidente ng Central Luzon, abay ang daming nauto niya. Kalaban niya, sardinas lang, tanging ayudang nakukuha.
Kung leader ka sa lakaran, ba't di ikaw yung nangunguna? Kung ikaw yung namumuno, pwes ako yung namumunga. Kung ikaw yung namumuno, pwes ako yung namumunga. Mga ninuno mo'y nakadiskubre ng apoy. Makinig mga utoy, sila'y natutong magluto para lang magpatuloy. Selebrasyon sa pagkain, naging maagang abuloy. Unang taong namatay para yung lason matukoy. Kaya wag mong iabang yan kung ayaw mong mapasakan ng bungo. Nadiskubre nilang apoy, di ka napasahan ng sulo. Nilamon ka ng depresyon, kaya nagkunwaring baliw. Kunwari lang din ang saya sa pansarili mong aliw. Di mabanaag sa itsura mong pinagtatawanan. Walang mukha ang depresyon, kaya pinangatawanan. Nagbana at pahinga natin! Nakakalungkot naman yung buhay mo! Hindi, joke lang. Wala akong pakialam sa totoong buhay mo. Good morning, FlipTop! So we're here at the end of Akata Battle Rap Trails. And I just have to do this only for the sake of my beloved fan base. I don't even care anymore if this league is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I'm into inner peace already at ayoko na sanang mag-produce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, hindi ako ma-relate. Umuwi na lang ako ng aking energy drain and for me to recover, I need to rest ng isang linggong straight. Kaya wala na akong pake kung after nito ako inyo na ipa-deport. FlipTop Kadiri kayo, and there's so much evidence to support. Pero kahit ganon, let's give credits to Arik na siyang todo nag-effort. At kayong mga hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. I feel disgusted every time I'm watching this game. You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. True. Reality check! 17 na ang iyong tinalo dahil sa sipag mong magtrabaho, magpuyat, gumawa ng mga verso at magdamag na mag-ensayo. Kaso, ano nga ba talagang napala mo? Bakit parang walang pag-asenso sa kabila ng pagbabago? Mukhang nakatulong lang iyong mga panalo upang papagtakpan mo ang iyong lungkot na pilit mong tinatago. Pero malamang, after neto, siya'y happy na naman pagkat may 20,000 na kitaan na mauubos lang sa loob ng isang buwan. Yung buhay, talagang ganyan kapag yung money language di mo maintindihan. Kahit anong kita mo ng pera sa kahirapan, hindi ka na makakaalis dyan. Ganyan talaga kapag ang tao walang focus tapos hindi pa nakapagtapos. Ultimo simpleng pag-perceive sa assets and liabilities, inaasa pa sa Diyos. Kaya malamang, edad 40 ka na, bumabattle ka pa rin. Tatanda ka sa eksena pagkat ito lang ang kaya mong gawin. You already surrendered your life to an enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty porn! Sige, compute ng iyong mga kinita sa iyong kadalaban. O baka sabihin mo na hindi malaga ang sweldo basta mahal mo ang iyong pinaghihirapan. Kung yan nga mismo ang iyong prinsipyong pinaglalaban, pues congrats! Isa kang ganap na positibo sa katangahan. Inaabuso ng lantaran niyong kamamang...
sa pa. Inaabuso ng lantaran iyong kamangmangan. Aabutan ng ilang libo para sa trabaho isang buwan. Araw-araw mong kaisipan, buhay ng iba ang siyang laman. Iniisip mo ng isang buwan, di ba tila isang buwan mo na rin yung pinagsasalsalan? Pwede anong napala mo sa kakasilip sa buhay na meron ako. Malamang nakita mo na naman lahat ng bagay na wala sa'yo. Tulad ng malaking bahay, diploma ang totoo. Nag-uumapaw na aginhawaan at higit sa lahat, pamilyang buo. Yun ay tinik sa iyong lalamunan, bigat sa iyong dibdib, na kada tingin mo sa aking buhay, iyong mas pipiliing pumikit. Sapagkat sa iyong kada silip, madadama mo lamang ay inggit at panliliit na siyang nagiging dahilan kung ba't sa iyong sarili nawawalan ka ng bilib. Sakit na ba yun? Ay! Overtime na daw eh. Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go, go, go. Sige, go daw. Mismo si Arik nasaktan. Ano na? Ano na ba yung sasabihin ko? Hey, nako! Okay na yun! FlipTop, I'm done! Paalam sa lahat! Masyado nang mababa ang amat sa akin ng battle rap, kaya akata out. So wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Go! Limbana at pakinggan natin. Sa totoo lang, totoo, na-depress talaga ako. Lahat ng pasakit at pagkabigo, palagi kong dinadama. At halos ilang taon ko na din tong dinadala, laging sablay. Totoo, di ko maabot ekspektasyon ng pamilya ko. Paano ko sasabihin laban lang kung kalaban ko pati ako? Nagpipigil damdamin kong walang nais maibulgar. Halos naglaho ang lahat maging mga naipundar. Ang daming bashers. Ang daming may ayaw sa paligid. Lumiliit yung mundo ko dahil ang daming yung makitig. Walang mga bilib kahit nakailang baitang nako. Ba't ang daming animal at hayop na pakitang tao? Parang kinakantot ng malas. Tang ina, kaumay to. Iniwan pa ako ng pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Gusto ko na sanang tapusin to at ang lahat ay itapon. Kaso parang wala nang magandang bukas sa sobrang pangit ng kahapon. Pero maraming salamat, Bayo Pistol. Nagawa kong huminahon. Kung di mo ako sinagip sa pagkalunod, malamang wala ako sa ahon. Real talk, putang ina mo. 3GS nakaharap mo o ano? Di ba malaking karma to sa'yo? Sa paghiling na mamatay anak ni Shernan, ang namatay yung lola mo. Paiyak-iyak ka pa, tang ina ka. Pagluluksa ba ginagawa niyan? Kung deep inside masaya siya dahil siya ay pinamanahan. Tapos ano? Kinalimutan ng lahat maging mga kabarkada. Akala niya tuloy-tuloy na kanyang pag-arangkada. Itsapwera na lahat maging si mama at papa. At na-recall niya lang nung siya ay naubusan ng mana. Nagnegosyo, nalugi. Nagsugal at natalo. Nang babae, nahuli. Mautal-utal pa si gago. Pinalitan ka pagkatapos hiwalayan at mapahiya. Binalikan ka pagkatapos gantihan at mga liwa. Kaya wala ka ng tiwala sa lahat. Ngunit paano ka gagante? Tanging dubi na lang ang yung nanatiling kakampi. Hindi ako tutul sa marijuana. Hindi ako kumukontra. Pero anong silbi ng pagiging sabog kung mag-isa ka lang bumubomba?
Ito ang scientific explanation. Totoong nakakagamot siya ng anxiety at depression. Pero kung palaging gagawin mo to ng mag-isa, ito'y nagdudulot ng pagkapraning at hallucination. Walang ibang sumasakay. Solo flight ka sa trip mo, kaya lalong nalululong. Paano mo nasabing nakatakas ka sa problema kung palagi kang nagkukulong? May sira na utak mo, tapos feeling mo gumagana. Oo, laughter is the best medicine, pero hindi normal kung mag-isa ka lang tumatawa. At ang sayang dinadama ay naging sayang na pala. Inaakala mong gamot ay siya pa ang nagpalala. Habang buhay kang lugmok sa ginhawang panandalian. Dahil marami kang panggamit, wala ka namang paggagamitan. Pero sige, ituloy natin ang buhay kung sinong magtatagal sa atin. Parehas lang tayong may pinagdaanan, pero maraming nagmamahal sa akin. Sa madaling salita, na-depress ako sa dahilang napabayaan ko ang kapakanan ko, samantalang ikaw ay na-depress ng dahil sa kagagawan mo. Huwag mo na akong questionin. Game over na sa larong to. Psychologist ka, diba? Pwes, alam mo lahat ng sagot sa tanong mo. Poison 13 versus Akata. Mag-ace 1 best para sa laban na yun kahit gano'ng kahaba yung battle. Yeah. Ang boto ng Orado, 5-0. Magigay para kay Poison 13. Yeah. Shoutouts pa rin Akata. Yeah. Shoutout, Nick na Quincy. Love you. Bye. Ay, sarap. Yun, siguro sa battle na to, round 1 kay Akata. Round 2, 3, 4. Kasi ano eh, si, okay naman si Akata, pero sa round 2 and 3, parang ano eh, medyo masyado nang matagal yung round niya. Tsaka parang, minsan paikot-ikot na lang. Pero si Poison naman, straight to the point, puro punches. Ayun, Poison 13. Yun. Poison 13, all 3 rounds, pero mainly because of the overtime. Yan. So kumbaga, mapagbibigyan mo 2-minute rounds, nalagpas ng konti, abot ng 2 minutes and 30 seconds, pero ito sobrang intentional. So disrespectful yun. Kumbaga, in terms of skill pa rin, paano mo masisiksik lahat ng ideas mo sa time given. Pero sa ginawa ni Nico, solid pa rin. Yan. Solid content-wise, pero just to exercise fairness. Yun, kay Poison. At the same time, solid yung ginawa ni Poison all throughout sa time na pinigay para sa kanya. Pero solid laban, kumbaga, minus the judging, solid overall yung laban. Yun, sana maging classic overtime. Pero yun, Poison. Yo, binoto ko rin si Poison 13. Sobrang lupit din naman ng ginawa ni Akata. Talagang in-character siya. Siguro kung pang personal development shit, okay yung mga ginawa niya. Kasi, kumbaga, yung sinasabi niya, eh, parang pang eye-opener din. Hindi lang sa kalaban niya. Pero syempre, battle-wise, Poison 13 ang mas kompleto para sa akin. Tsaka, syempre, bilang nasa gera ko, isang battle, laging may mga rules yan. So, kinount ko din doon yung haba ng rounds nila. And si Akata talagang masyadong naging mahaba. Tapos, yung round 1 niya sana, okay. Masakit lahat ng mga sinasabi niya. Pero pagdating ng second round and third, parang umuulit na lang. Kaya, Poison 13 ang binoto. Yo, pen nga pala, yawa na battle. Siguro, solid si Akata, pero binasi ko lang kaso doon ang number of punchlines na nag-land. Kay Poison ako. Isa akong bumoto kay Poison 13. Unang round, binigay ko yung boto kay Akata. Pangalawang ikot kay Poison. Tapos yun na, sa pangatlong ikot, parang sobrang, diba, makikita nyo naman na sobrang taas ng oras nila. Kumbaga, ano, naging dragging yung ano nila, drama sa buhay. Buta, parang pinuntosan ko na lang talaga yung kung sino talaga yung may approach ng battle rap. Yun, si Poison. Good morning, FlipTop! Ayun, talo ko. At deserve ni Poison 13 yung panalo. Yun yung talagang hinanda ko na deliver ko yung round 1 and 2 at talagang nilampasan ko yung mga rounds ko para may dahilan ulit yung mga hurado para ako ay matalo. At
Nag-choke ako sa round 3 kasi si Arik gumaganan siya. Time na, tapos, ewan ko, na siguro napipikon din siya, pero... Ano na? Ano na yung sasabihin ko? Hey, nako! Okay na yun! Flip-top, I'm done! Paalam sa lahat! Masyado nang mababa ang amat sa akin ng battle rap, kaya akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Ayan, nag-enjoy ako sa battle. Dahil nasabi ko yung mga gusto kong sabihin, nalabas ko yung gusto kong ilabas. Sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam na parang sobrang may bit-bit ka na mabigat na biglang binitawan. Boom! Sarap, ang sarap ng buhay. Parang ganoon, tuloy lang. Biglang nag-iba ang ihip, yan ang di niya akalain. Napapaikot niya yung pan, eh ang dali niya lang daragin. Abaniko, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng... Abaniko, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng baliw ngayong naipan ka ng hangin. Sa ayaw niyo man at sa hindi, ito na yung last battle ko kasi... Sinabi ko na sa round 3 na ayoko na talaga siyang gawin eh kasi more on naka-focus na ako para ayusin yung buhay ko. So hindi ko maayos yung buhay ko para manggulo ng buhay ng iba. Tingin ko hindi battle rap yung sagot para sa mas maayos na ako. Nandito na ako at nagpapaalam. Magte-take na ako ng board exam for psychologist yun. Sulat libro na naway makatulong sa mga mambabasa. Marami akong ginagawang kanta. As in, tuloy-tuloy at kalalabas lang din pala ng EP ko. Yan, supportahan nyo. Lasong Syndrome. Ayun, marami akong ginagawang music. Maraming kakolab. Iba-iba. Tapos may, yun, mga vlogs namin. Tuloy-tuloy pa rin yun kahit medyo napahinga ng konti. Mayroon nga pa lang akong e-liquid, e-juice. Yung Poison13 e-liquid ko, ayun, nag-grind ako. Pumunta ako sa kung saan sa mga vape shop para magbagsak at para matikman nyo rin yung juice na ginawa para sa akin. Sa mga nanonood ng FlipTop, sinubukan ko lang i-diss yung liga sa pananaw na tingin ko gustong sabihin ng ibang MC pero hindi nila kayang sabihin. At yun na yun. Wala naman talaga akong sama ng loob kay Arik at actually nagpapasalamat talaga ako sa kanya na binigyan niya ako ng oportunidad na bumalik at patunayan yung sarili ko at masaya ako na na-appreciate niyo ako, tinanggap niyo ako. Gusto ko nang ma-appreciate bilang ako na tumutulong para matupad yung pangarap ng iba. So ayun, maraming salamat palagi sa mga taus-pusong nanonood, sa mga sumusuporta at hindi. Basta nanonood eh, okay na sa akin. Sana huwag kayong magsasawang panoorin kami. Panoorin ako. Panoorin yung mga kagaguhan na ginagawa namin dito. Malaking gasolina na yun. O maraming gasolina na yun para magpatuloy kami ng walang hanggan. Ayun, maraming salamat palagi sa inyo.